Manny Pacquiao dun sa time ng series. So, kung di ako nagkakamali, parang boys-boys, tomboy ang character mo dito ba? Si Nesh! Nesh! O kasi, kung sa nakaalala ko, yung last na ipaglaban mo episode mo ba dati? Parang ano lang tomboy siya? Tomboy lang siya. Oo. Ito kasing lalaking to. Ah, siya to parang sumagay, boxer lalaki kasi lalaking-lalaki na siya dito. So, ano pakiramdam na ano? Siyempre, bukod sa magandang mukha ay binibigyan ka ng mga role na pang mga boys at nagtutomboy-tomboy ka. Okay naman sa'yo yung mga ganong klaseng mga role? Okay naman sa akin kasi before talaga, ano, boyish talaga ako. Sobrang idol ko talaga si Kuya. So, kanamihan na yung mga nakasama ko talaga mga lalaki, kapag kanto ni Kuya, mga laruan ko, mga panlalaki. And yun, gusto ko rin kasi talaga may investor kasi idol ko yung WWE. Yung mga folks, ganun talaga. Eh sabi ni Mama nung ipaglaban mo, uy, na, para sa iyo to. Kasi nga, boyish and so parang nai-enjoy mo na lang din kasi somehow, hindi ka naman pala ganun ka-girly para hindi ka maano dun sa mga galawa ng panglalaki. Naging girly na lang ako nung time na sinanay ako ni Mama sa mga pageant. Yun na lang. Dun ko na lang natuto. Kasi naging artista ako. 14 years old ako nung type kung natutuwa ko mag-suot ng short. Pati ng sa. So, gusto namin malaman, ano ba yung personality dito nung karakter na ginampanan mo? Bukod siyempre na medyo lalaki-lalaki at boxer siya dito. Anong klaseng tao ba dito si Nesh? Nesh ba yung pangalan nung ginampanan niya? Si Nesh di sobrang mapagmahal talaga na anak sa man. Hindi, mahal ko yun si Nesh. Sobrang mapagmahal na anak, sobrang bait yung tao niya. Lahat talaga gagawin niya para sa man. Ayan. So, syempre, hindi naman kasi normal yung ginampanan mo dito. Boxer ka dito, di ba? So, ano yung mga naging preparations mo? Kasi parang nabalitaan namin na nagkaroon ka ng dalawang training ba? Nag-training ka for this? Nag-training ako. Parang pagandaan talaga. So, pero before ba nito? Nagbo-boxing ka na? Before, nagbo-boxing na ako, pero nag-stop ako kasi nga nakapayat siya. Eh, gusto mo kasi talaga magpataba. Then, sabi ko, maybe it's not really for me. But, ayun nga, itong pag-boxing na ito ngayon, syempre, kailangan ko para malaman ko talaga yung tamang kasi base dun sa mga nakikita namin mga Instagram posts, parang grabe ka mag-workout. So, kasama na ba sa workout mo yung pag-boxing? Regular na ba siya sa weekly routine mo or once in a while lang siyang ginagawa? Hindi talaga kasi hindi rin. For, si coach naman, Coach Calver, may tiwala talaga ako sa kanya sa pag-training. And yung mga tamang workouts, pati mga tamang process siyang binibigay sa akin para sa body ko. And boxing is not talaga totally relief for my body. Ayan, syempre, pag-usapan naman natin yung mga kasama mo dito. Si Sir Bembol Rocco, first time mo ba siyang makatrabaho? Oo, kamo sa katrabaho si Sir Bembol. Kailan mo naman siya for sure? Oo, isa sa mga premiadong artista natin. Oh, how is it working with Bembol Rocco and yung iba pang mga cast? Si Sir Bembol po, sobrang napaka-professional actor po talaga din. Bait, sobrang, yun lahat ng mga kasama ko dito sobrang marugaan talaga sila kasi. Bukod kay Sir Bembol, sino pa ibang kasama dito? Si Kiara, si Kiara ng PBB. First, ano niya to? First... TV appearance niya. Ah, si Kiara yung Japanese sa PBB. Okay. Pati si Mara, yung... Mara Lopez from Killer Bride. Sariling veteran na sa mga ito. Sama-sama pala kayo dito. Ano yung mga na-experience mo na mga challenges habang ginagawa mo itong episode na ito? Nahihirapan ka ba? Kasi dami nang ginagawang preparasyon ko siya. Ang ginawa eh. Yung MMK po talaga, ano po, sinihit po talaga namin ito sa schedule ko. Para lang, before ako mag-taping ng Darna, may appearance po ulit. Siyempre, namimiss ko na rin po kung Martin, pinaka-last week is Halika. Oo, nakikita ka na lang namin. Actually, yun yung sinabi ko kay Direk. FM, kasi po grabe, 9 months po kung hindi umarte talaga. So, syempre kinakabahan din ako kasi napaka-challenging po tatuwin. And, ayun yung mga preparation ko talaga is panag-aralan ko rin talaga si Nesh. And then yung mga na-experience ko rin doon is madami. Mahirap talaga siya. Okay. Ano yung mga lesson learned na nakuha mo sa karakter mo at sa buong kwento ng MMK mo. So, pwede mo i-share sa kanila. Marami. Huwag ka talagang susubok kapag may pinapangarap ka talaga.
kami ni Nesthy, kapag alas-perihas, talaga kami ng pinag-aaral. Yung personality, oh, yung struggle sa life. Sobra. Dumating sa point na, alam mo, susunod siya. Pero kailangan mo pa rin lumaban, hindi para sa para sa family. Yun lang, sobrang nakakarinig. Kaya yung nabasa ko yun, and nakakausap ko si Nesthy. Sobrang nakakarinig talaga ako. Kapag mapapanibigin yung story niya. Maraming talagang may inspiration. Namit ko naman siya, di ba? For sure. Di ba ganyan sa MMK, pupunta siya sa ano? Namit ko si Nesthy. Anong una mo siyang namit? Ano yung mga tinanong mo sa kanya? Gusto kayo ng girlfriend mo. Ha, na-relationship siya. Na-relationship siya. Ay. Marami kaming pinag-uusapan. Especially nga sa buhay namin. Kasi nga, yun din. Ako din kasi sabi ko, galing din ako sa Nira. Parang mga shinerker sa kanya dati. Ano yung, naalala ko yun, May. Yung walang-wala talaga kami makain at all. Tapos mga 9 years old yata ako. Yung pinabili ako ni Papa sa tindahan. Kanya, sabi ko, bumili ka sa Papa. Bumili ka sa tindahan ng ito. Eh, yung itlog na yun, hati-hati na kami. Pagbalik ko sa bahay, punta pa ako. So, nabasag siya. Wala kami kinain. Sinitigan nila ito, magiging sisiw din natin. Uy, trinay! Uy, kasi anong pong magagalit sa akin si Papa? Ganun, diba? Trinay ko talaga siyang ibalik talaga doon sa ano, shell. Pero hindi ko na talaga nag-do kasi wala talaga kami makakain. So, ang ginawa namin, nag-asin pa, ano yung mga nagkain, pati asin na lang tayo. Pati yung toyo may ano. Ano ginagawa namin yon? Toyo, asin, mantika. Mantika! Adobo na yun, adobo rice. Yan, yung ginagawa na lang, lalo kayo mga panahon. Bigas lang yung bibili niya sa mga